Hello guys! Ngayong video, magko-Q&A muna tayo. So, question and answer muna tayo. Bali, maraming tanong dito sa ating video. Susubukan naming sagutin lahat hanggang sa masatisfied kayo. So, simulan na agad natin to. Tara na! Let's go! So, okay. Unang tanong agad tayo. So, yung tanong ni Gerald Lorica, ang tanong niya, bakit po ba ayaw pumasok nung hin na parakit ko po? Hindi po siya pumapasok sa nest box. So, based on our experience and based on our research sa iba nating kaibigan sa pag-iibon, totoong hindi sila pumapasok sa nest box kapag hindi pa sila ready makipag-meet or hindi pa sila ready na mag-itlog. So, sa ibang breeder, sa ibang nag-aalaga ng parakeet, ang sabi nila, hindi pumapasok yung mga parakeets kapag may nesting material sa loob ng nest box. Kasi, hindi naman daw kailangan ng nesting materials yung mga parakeets or budgies. So, may iba din na nagsasabi na may parakeets or budgies sila na pumapasok sa nest box kahit may nesting materials. So, kahit ano ang gawin mo doon, may nesting materials man, may kusot yan, or sanga ng malunggay, or wala, ganun. Papasok at papasok pa rin sila yung mga parakeets at budgies nyo kapag panahon na nila na kaya na nilang magparami or kung malapit na sila magbreed. So, kapag ang parakeets nyo or ang budgies nyo ay malapit na yan magbreed, ayan na yung papasok lang sila sa nest box kapag gusto na nilang mag-itlog or ready na sila magparami. So, itong nasa itong mga budgies or parakeets namin dito, yung isa dito, isang pares dito, sumisilip na sila sa nest box. So, ino-observe ko pa sila. Kasi, one time, nakita ko silang nagsusubuan. So, ang ibig sabihin daw, nung nagsusubuan na parakeets, ay banded na daw sila. Pair na daw sila. So, para sa akin, masaya ako kasi may pair na agad akong parakeets or budgies. Tapos, na mga ilang araw, isang araw ata, or dalawang araw nakalipas, ayan na, napapansin ko nang sumisilip sila, yung isang pares ko, sumisilip sila doon sa isang nest box. So, para sa akin, totoo ngang hindi sila pumapasok sa nest box kapag wala pa silang gagawin, or wala pa silang itlog, or hindi pa sila nakakapag-mate. So, ngayon, sumisilip na sila sa nest box. Ang ibig sabihin siguro sa akin nun ay ready na sila makipag-mate. Ready na sila mag-mate, ready na sila mag-breed, at kaya na nilang mag-itlog. At anytime, pwede na sila magparami. So, ayun ang aking experience sa aking mga parakeets or budgies na yan. So, kung mayroon kayong mga parakeets or budgies na hindi po nga pasok sa inyong nest box, okay lang po yun. Huwag po tayo mataranta dahil, ayun na nga, papasok lang sila kapag malapit na sila mag-breed at malapit na sila mag-itlog. So, ayun po ang technique doon. And then, next question tayo. Yung tanong ni Joshua Palis, magandang umaga po, pwede po ba magtanong? Nagbigay po kasi ako ng gamot na hinahalo sa tubig para mag-mate ang ibon. Yung nabili niya daw na sa friend niya, yung habal ang tawag. So, ang pinakatanong niya dito ay, kailangan ko pa din po ba bigyan ng successor pellets even nagme-mate na sila? Yes, pwedeng-pwede niyo pa rin silang bigyan ng successor pellets kahit nag-mate na sila or nagme-mate na sila or nangingitlog pa sila. Okay?
So kasi ang successor pellets ay fertility booster. So ang fertility booster kasi ay pampagana sa mating para makapag-breed sila. Tapos ang fertility booster ay nakakapag-fertile ng mga itlog. So kapag nagbibigay pa rin kayo ng mga successor pellets, mataas ang chance na mag-breed sila na mag-breed or mag-mate sila na mag-mate. Tapos mataas din ang chance na mag-fertile ang mga itlog nila. So syempre kapag mag-fertile ang itlog nila, andyan dyan na yung successor pellets nga. Tapos syempre kailangan pa nila limliman nito ng mga ilang oras. So kapag ang ibon nyo ay nagme-mate na, tapos mga ilang linggo nakita nyo na mga itlog sila doon sa nest box, huwag nyo na ulit silipin. Hayaan nyo nang limliman na nila yon. Dahil kapag kayo ay silip ng silip doon sa nest box nila na may itlog na nila, ay andyan na yung magiging problema. So magkakaproblema sila, baka hindi nila limlimin yan. Or baka ihulog nila yan sa nest box. O kaya basagin nila yan, butasan nila yan. So kapag nakita nyo nang may itlog na yan sa loob, hayaan na. So abangan nyo na lang yung mga susunod na itlog. Pwede naman yung silipin nyo every week. So once a week. So ganun kasi yung ginagawa ko. Once a week ko lang sinisilip yung nest box kapag nakitaan ko na ng itlog. So ayun yun. Kung gusto nyo pa rin magbigay ng successor pellets, okay lang. Dahil fertility booster naman yan. Pero kung hindi na kayo magbibigay ng successor pellets, okay lang din. Basta meron silang vitamins tulad ng mga hinahalo nga sa tubig. Tulad ng mga Selectrogen Plus, Essential Vet, o kaya yung mga Picoy vitamins tulad ng Fertibird, Biobird, Calcibird, at Multibird. Ang importante lang kapag after na nila mag-mate ay yung calcium. So pinakakailangan nila yung calcium. Kailangan meron kayo or meron yung ibon nyo na nakapag-mate na, kailangan nila ng cattle bone or mineral block. Dahil ayun yung tumutulong para magpatibay ng eggshell at para hindi maging malambot yung itlog, hindi maging malambot yung eggshell. Okay? So ayun yung mga kailangan ng mga pet, ano nyo, ng mga pair nyo na nakapag-mate na. Okay, next question tayo. Okay, itong tanong ni Frankie Suva, ilang months na po ba si Maha? So, wala akong idea kung ilang months na si Maha. Pero yung partner niya, alam ko kung ilang taon na siya. Bali, yung partner niya ay nasa 1 year and 2 months na. So, yung partner ni Maha, sobrang matured na yan. Kaya nakakapag-mate na sila. Pero si Maha, hindi ko alam kung ilang buwan na siya. Dahil si Maha ay isa lamang dayo dito sa ating ibunan na dumapo lang, tapos nung nilagay ko sa cage tapos pinaresan, ayun na. Bali, mga ilang buwan, ilang linggo, nakipag-mate na siya doon sa partner niya ngayon. Kaya hindi ko alam kung ano ng edad ni Maha. Kaya siguro, para sa akin, nasa ano na siya, 1 year na rin siya. Kasi 1 year and 2 months na yun ako eh. Yung isang ibon ko, yung partner ni Maha. So, ayun. Siguro, ipares na lang natin sa edad ng partner niya. Kaya, panigurado, 1 year above na din si Maha. Kaya, nagkakaroon na dito ng mating. Tapos, nagkakaroon na sila ng itlog. So, pang second clutch na pala nito nila Maha. So, napaka maganda ang breeder nila. Kaya matatawag natin silang good breeder. Okay, next question tayo. Okay, yung tanong naman ni Marky. Dapat ba steady ang cage ng lovebirds or pwede rin nakasabit? Nagagalaw din po kasi nest box kapag nakasabit sa cage. Kapag nakasabit yung cage. Okay lang po ba yun? So, para sa akin, mas stable, mas maganda tignan kapag ang mga cage nyo ay nasa patungan. So,
mas okay kapag yung mga cage nyo ay nakapatong lang sa mga stand, sa mga bakal, sa mga lamesa, para hindi sila nayuyugyug, hindi sila nagagalaw, lalo na kapag mahangin or medyo kapag natamaan lang ng braso nyo, medyo natulak nyo lang ng konti, hindi na gigiwang ng gigiwang. So, mas maganda kung ang cage nyo ay steady, stable, yung hindi sila mapapatigil kung ano nangyayari sa cage nila, bakit sila naduduyan, bakit sila nayuyugyug, ganun. So, para lang sa akin to ha, mas okay yung ganun na stable sila para hindi rin sila magulat kung ano yung mga nangyayari sa cage nila. So, okay, next question tayo. So, meron tayong dalawang subscriber na nagtatanong kung magkano daw yung nabili kong ano, yung back-to-back opaline ko. So, yung back-to-back opaline ko na nabili, 4,000 pesos yun. Bata pa sila, nasa 6 months or 7 months pa lang sila, or 5 months or 6 months pa lang sila, kasi nakikita ko sa balahibo nila na nagmamolting pa lang sila, kaya panigurado bata pa lang sila, hindi pa sila matured. Tapos ayun nga, 4,000 pesos ko sila nabili. So nabili ko sila doon sa group. Tapos yung nabilihan ko na tao ay taga West Rembo. Tapos ayun, nakipag-usap lang ako ng sabi ko magwi-withdraw lang ako, tapos pag-uwi ko i-PM ko siya. Tapos ayun na nga, dineliver na sa akin yung ibon dito sa mismong bahay. Ayun, mabilis lang yung transaction, hindi, wala masyadong pag-uusap na parang nagdududa, ganun, walang ganun. So, maganda yung usapan namin, fast deal, fast transaction, kaya legit yung nagbenta at hindi siya yung ano, hindi siya yung peking opaline, kasi halatang halata sa ulo, sa rampa, sa buntot, sa kapa, tapos basta yun na sa itsura niya. So, ayun nga. Kaya 4,000 ko lang nabili yun kasi back-to-back opa lang naman sila. Opa lang. Walang halong ewing, walang halong pale fallow. Kasi diba may nakikita tayong iba na nagbebenta ng opaline na may halong ewing at pale fallow. Ayun na yung maabot ng sobra. Siguro doble ng presyo ng ibon ko ngayon na binili. So, kapag maghahanap kayo ng ano lang, ng opa lang, na back-to-back, hanap lang kasi mahirap maghanap ngayon ng opa lang na walang halong ewing or pale fallow or split parblue or split blue, split ino, split something ganyan. So, hanap lang kayo, makakahanap din po kayo. So, ito na nga pala ang dulo ng ating video. Sana nagustuhan nyo itong video na to at sana may natutunan kayong bago para sa inyong mga alagang lovebirds. At kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa suporta at mag-ingat huwag lahat, and we'll see you on the next video. Oh,